Hi everyone! Welcome back to my channel. Una sa lahat, maraming salamat po sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Hindi ko akalain na aabot tayo sa 100,000 subscribers. Malaking karangalan po para sa akin ang makapagbahagi kahit papano ng aking kaalaman sa inyo. Natutuwa ako kasi alam ko na kapag mas maraming manunood, mas maraming matututo. Having said that, ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay part 2 ng ating Filipino grammar lessons. Kasi nabasa ko sa comment section, maraming nagre-request ng part 2. Uy, lilinawin ko lang ha. Hindi po ako dalubhasa o eksperto sa wikang Filipino. I'm sure mas maraming mas magagaling sa akin, lalo na mga profesor na talagang pinag-aralan ang wikang Filipino. Ang ibinabahagi ko po sa inyo ay bunga lamang po ng aking mahigit 2 dekadang pagsusulat ng script, pag-host at pagiging reporter sa telebisyon. At malaking tulong rin po sa akin itong librong ito ng komisyon sa wikang Filipino. So, anyway, ang pag-uusapan nga natin ngayong araw ay malamang pinag-aralan na ninyo nung kayo'y mga bata pa lang, nung nasa elementary level po kayo. Ano nga ba ang pagkakaiba ng raw at daw, rin at din, at ng mahabang nang at maikling nang? Simpleng Filipino grammar na marahil nakalimutan na ng ilan pero mainam pa rin balik-balikan. Siya nga pala, may pop quiz tayo mamaya, kaya maghanda! Lesson number 1, D versus R. Din, rin, daw, raw, dito, rito, doon, roon. Ano nga ba ang pagkakaiba? Sa totoo lang, maliban sa spelling, wala. Pareho lang ang ibig sabihin ng din, rin, raw, daw, dito, rito, at doon, roon. Pinapalitan lang yung first letter from D ginagawang R para lang mas swabe sa dila, mas marulas bigkasin, kumbaga. In fact, alam nyo ba, noong unang panahon, walang distinction ang D at R sa ating sinaunang wika. Kung titingnan ng mga titik ng baybayin, mapapansin ninyo na ang simbolo para sa D at R ay iisa lamang. Kaya nga kapag sinulat ang aking pangalan sa baybayin, maaaring mapagkamalang kada ang aking pangalan at hindi kara. Para bang kada Ravid. Pero sa pagdaan ng panahon at lalo pa nung dumating ang mga Espanyol, kinailangang paghiwalayin ang D at saka R. Marami na kasi tayong mga salita na magiging nakakalito kapag hindi naka-specify kung D or R ang gagamitin dito. Pero dahil wala namang pagkakaiba ang kahulugan ng din at rin, daw at raw, dito at rito, doon at roon, ayon sa komisyon sa wikang Filipino, hindi naman ganun ka-strict ang rules pagdating sa palitang D at R. Acceptable whether R or D ang gagamitin at hindi ito dapat ituring na malaking pagkakamali. Pero mainam na rin alam natin ang mga panuntunan para madagdagan ang ating kaalaman. Ready na ba kayo? Simple lang ang rule sa palitang D at R. Vowels and consonants. Ginagamit ang R words na rin, raw, rito, roon kapag ang sinusundan nitong salita ay nagtatapos sa isang vowel o patinig. Para bang masaya rin. Yung word na masaya nagtatapos sa isang vowel. Ah, kaya yung susunod na salita niya ay rin at hindi din. So, halimbawa, masaya rin, dito raw, papunta rito. The same rule applies for the letters W and Y. Kapag nagtatapos sa letter W o letter Y ang isang salita, ang gagamitin mo ay rin, raw, rito, at roon. Para bang ikaw raw at okay rin. So, pagdating sa R words, ito lang ang tatandaan ninyo, vowels, plus W and Y. Ginagamit naman ng D words tulad ng din, daw, dito, doon kapag ang salita ay nagtatapos sa isang consonant. Halimbawa, mataas ang COVID-19 cases dito sa ating bansa. Para makaiwas, dapat daw tayong magsuot ng face mask at maghugas din tayo ng kamay. Ginagamit din ng D words kapag ito ang unang salita sa pangungusap. Halimbawa, dito nakalagay ang aking face mask. O eto medyo tricky. Kahit ako nalilito rin dito minsan eh. Ginagamit din ang daw, din, dito, at doon kapag ang sinusundan nitong salita ay nagtatapos sa ra, ri, raw, at rai.
Halimbawa, maaari din, araw-araw daw, at sira daw. Medyo tongue twister kasi kapag sinabi mong maaari rin, araw-araw raw, at saka sira raw. Doon tayo sa mas madaling bigkasin. Sa una, talagang medyo mahirap i-memorize ang guidelines na ito. Pero sabi nga ng Komisyon sa Wikang Filipino, hindi naman ganun ka-istrikto ang mga panuntunang ito. Hindi ito dapat ituring na malaking pagkakamali. O practice tayo. Kumuha po kayo ng lapis at papel para sa inyong mga sagot. Basahin ang kwento ng isang magkasintahan at subukang lagyan ng sagot ang mga pangungusap. Remember, R words for vowels and the letter W and Y, and D words para sa consonants, at iwas sa tongue twister! Kumusta? Nalito ba kayo? O eto ang sagot. Maligaya ako ng mag-isa, pero masaya rin nang magkaroon ako ng kasintahan. Dito kami araw-araw nagkikita. Nilalanggam daw kami sa tamis. Ako lang daw ang kanyang iniibig. Pero nang dumating daw siya sa eksena, nagbago raw ang ihip ng hangin. Teka! Napansin niyo ba na ilang beses akong gumamit ng mahabang nang at maikling nang sa talatang ito? Ano nga ba ang pagkakaiba? Yan ang ating lesson number 2, nang versus nang. Akala ng marami pareho lang ang ibig sabihin ng mahabang nang at ng maikling nang. Guys, you would be amazed. Kahit gaano kaikli ang salitang ito, malaki ang epekto nito sa isang pangungusap. Pwede nitong baguhin ang kahulugan ng nais mong sabihin. Medyo tricky at nakakalito ang pagkakaiba ng maikling nang at ng mahabang nang. Pero susubukan kong ipaliwanag sa inyo. Unahin natin yung maikling nang or NG. Ginagamit ito kapag may kasunod na noun. Para bang katumbas ng salitang off sa Ingles? Halimbawa, si Rizal ang mitsa ng himagsikan. Siya ang pasimuno ng grupong La Liga Filipina. Sa Ingles, he is the founder of the group La Liga Filipina. Ginagamit din ang maikling ng para ikabit ang verb sa isang noun. Halimbawa, binaril ng mga Espanyol si Rizal. Ipinagpatuloy ng mga Katipunero ang laban ni Rizal. Tandaan, ang maikling nang ay karaniwang ginagamit kapag may kasunod itong noun or pangalan. Magtungo naman tayo sa mahabang nang, N-A-N-G. May limang kahulugan o gamit ang mahabang nang. Una, bilang pampalit sa salitang para, upang, or sa Ingles, to. Halimbawa, isinulat ni Rizal ang Noli Me Tangere nang mamulat ang isipan ng mga Pilipino. Sa Ingles, Rizal wrote Noli Me Tangere to open the minds of Filipinos. Gets nyo? Pangalawa, ginagamit din ang mahabang nang or N-A-N-G bilang pampalit sa pinagsamang na at ang. Halimbawa, lumaban si Rizal dahil sobra nang lupit ng mga Espanyol. Ikatlo, bilang pampalit sa salitang noon or when sa Ingles. Halimbawa, December 30, 1896, nang barilin si Dr. Jose Rizal. Ikaapat, bilang adverb or pang-abay. Ito yung salitang ginagamit para ilarawan or i-describe ang isang action word or verb. Ano nga bang halimbawa ng adverb? Parang ganito, mabilis tumakbo si Kara. Ang adverb dito ay mabilis kasi dinidescribe niya kung paano tumakbo si Kara. E paano kung gusto mong ilagay sa simula ang verb o yung action word? Dito ka nagagamit ng mahabang nang para bang tumakbo ng mabilis si Kara. O isa pang halimbawa, basahin ninyo ang dalawang pangungusap na ito. Binaril ng nakatalikod si Rizal at binaril ng nakatalikod si Rizal. Marahil sasabihin nyo, oh, pareho lang yan ah. Pero actually, nag-iiba ang kahulugan ng pangungusap na ito depende kung nang na maikli or nang na mahaba ang ginamit mo. Yung binaril ng nakatalikod si Rizal, ang ibig sabihin nito,
Nakatalikod si Rizal noong binaril siya ng mga Espanyol. Pero actually, dahil astig itong si Jose Rizal, humarap siya at the last second bago bumagsak sa lupa para ipakita niyang hindi siya taksil sa bayan at para makita niya ang bukang liwayway bago siya namatay. So, back to our lesson. Kapag ang sinabi mo naman ay binaril ng nakatalikod si Rizal, ang ibig sabihin nun, nakatalikod yung bumaril kay Rizal. Nagbago ang kahulugan dahil lang sa nang na mahaba at nang na maikli. At ikalima, ginagamit din ang mahabang nang bilang pandugtong sa umuulit na salita. Halimbawa, barilin man nang barilin si Rizal, hinding-hindi mamamatay ang kanyang alaala. Nakuha nyo? O eto, may pop quiz ulit tayo. Ituloy natin ang kwento ng magkasintahan at subukan itong sagutan. Kumusta? Nalito ba kayo? O eto ang sagot. Abril nang dumating siya sa aming buhay. Akala ko noon mag-aalok lang siya ng paninda. Tawag siya ng tawag sa aking kasintahan. Araw-araw silang nag-uusap ng magdamagan. Hindi ko akalaing iyon na pala ang simula ng aking kalungkutan. Huli na ng aking malaman. Nabura na ang alaala ng nakaraan. Ang sakit! But wait, napansin nyo ba na may mga salita na nilagyan ko ng dash o gitling at meron namang mga salita na hindi? Ano nga mang rules pagdating sa dash o gitling? Sasagutin ko yan next week sa susunod nating video. Sa totoo lang, kahit ako, nalilito at nababalibaliktad ko rin minsan ang nang na mahaba at nang na maikli. Pero, sabi nga nila, practice makes perfect. Nakakalito sa simula, pero kung araw-araw gagamitin, tayo'y masasanay rin. Tandaan, kung kaya nating magpaka-grammar Nazi o maging mabusisi sa wikang Ingles, hindi ba tama lang na maging masinop din tayo sa wikang Filipino? Sana po meron kayong natutuhan ngayong araw. Muli, ako po si Cara David. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.